Lessons, Araling Panlipunan Grade 8, Kasaysayan ng Daigdig, Module 1 is tungkol sa Katangiang Pisikal ng Daigdig. So ano ang Katangiang Pisikal ng Daigdig? Ito ang nakikita, tinatapakan, mga anyong lupa at anyong tubig ng ating mundo. Pati na ang istruktura ng mundo. Core, mantle, crust. Nga nung appeal man siya sa Araling Panlipunan, ma'am, kay murag sa science man nga lesson, ma'am. Appeal na siya dahil pagdating ng panahon, kayo ay lalaki, magkakaroon ng trabaho. Kung gusto ninyong lumipat ng ibang lugar, dapat alam ninyo kung ano ang mga kontinente, pati na mga bansa sa mundo. Kay panalitan, di mo atumog. Mag-migrate mo Canada or muadto mo South Korea para makita ninyo si Jimin, 'di ba? Ya, kailangan magpalit mag mo ticket ana mo paadto mo passport, magpalit magkuha mo passport. Ni interviewin mo Miss Cordapia. Saan makikita ang South Korea? Nya kung wala na sa inyong grade 8, di magngangamo, 'di ba? Sa kadjet lang kana ni enter. Kung dili niyo na mabal-an karon, how much for pagdako ninyo? So dapat pag-aaralan natin ang katangiang pisikal ng daigdig dahil magagamit ninyo ito sa tamang panahon. Dili mo matagaw. Okay, so ang nanggaling ang terminong geografiya sa salitang Griego or Greek na geo o daigdig at graphia na ibig sabihin ang paglalarawan. Sa makatuwid, ang geografiya ay ang paglalarawan ng daigdig. Paglalarawan sa katangian ng mga kontinente, mga bansa, anyong tubig ng ating mundo, pati na ang anyong lupa. Mga bundok, kagubatan, mga tangway, ano pa, mga bundok, mga bulkan, mga isla at iba pa. So, sa atin, titingnan din natin kay kanimang geografiya class. Pag-aaralan din kung unsay naa sa atong palibot. Dapat makabaluta na kay one day may himug negosyo, at least kabalo mo kung unsay naa sa inyong palibot. Unsay pinakadaghan, make use of it as a negosyo. So, gamit ka na siya kay dili gid boring ang Araling Panlipunan. Ma'am, uy, kapuyan mo kung ano yung Araling Panlipunan, kita kang kay memorizon. Ay, kabalaka kay sa akong subject, dili ta mag-memorize. We have to understand. Ang key good to learning class is to understand what is the subject. Ay, naman, namatay si Lapu-Lapu noong 1640. Kapuy kayo na. Hindi mo magkatunana. Mas maayo nga inyo na lang sabtun. And you have to apply it in real life. More na key para mag-enjoy mo sa Araling Panlipunan. Okay, balik ta. Sa madaling salita, ang geografiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo. So dito tinatalakay ang botong gingon, tinatalakay ang mga anyong lupa, anyong tubig, kung ano ang mga nasa mga bansa, kung ano ang pinakatanging katangian ng isang lugar. Unique. Kung sa may unique sa Butuan daw, be? So may unique din niya. Robinsons? SM? Of course, yes. Unique niya po na siya. Kaya wala na siya sa Surigao. Ang nasa Surigao, Gaisano. Ang nasa Surigao, ang pier. Dari sa Butuan, layo pa mga kaing dagat. So, yun na nato na Surigahan. Okay. Ay magkabalaka ni class, kaya I will give copy for this. Okay. Ang geografiya ay may limang pangunahing sangay kung ano ang tinatalakay sa asignaturang ito. Unang-una na dyan ang likas na yaman. Kung ano ang likas na yaman ng isang lugar, ito ang ating pinagkukunang yaman. Dahil sa Butuan, ang pangunahing likas na yaman na aking nalaman is ang ginto. Titutupit sa Maginda. Dagkan mang kaayo mga minahan dito ah. Another one, ang pinaka-importanting likas na yaman sa atin is ang palay, bugas. Dagkan kayo na dili sa Butuan sa una, kaya ang Butuan, gitawag ta nga Timber City of the South. Dahil karamihan sa ating lupa ay mga sakahan. Mga kwan, baka ng mga
Diya ta magtanum. Okay. Next, klima at panahon. Ma'am, apil pa ba din ang panahon sa geografiya, ma'am? Yes. Dahil ang panahon at klima ang siyang nagdidikta kung ano ang pamumuhay ng tao, pati na kung ano ang istruktura ng isang bansa. Okay. Sa Pilipinas class, meron lang tayong dalawang klima. Wet season, pag-ulan, at dry season, pag-init. Kala mo yun ta, ay, yes, summer na karon, April, dilit, wala. Class, dili sa Pilipinas. It's almost summer all year round. Pero actually, class, tag-init na siya. Wala tayo summer kay di man upat ng atong klima. Duwa man tayo spring, summer, autumn, winter. O man tayo nga na. Tag-init na ganyan o tag-ulan. Kay ang Pilipinas manggod, tayo ay matatagpuan sa hilaga ng equator. So, dapit kayo po sa adlaw. Ang sinag sa araw ay medyo kanang direkta sa Pilipinas. Ay sa hakay. Wait lang gid kayo kay murag mapatay na akong mata sa suga pod. Tajut lang. Ay salamat. Okay. Ha, ay sa tanawon sa nako ha kung kuan. Okay, makita ninyo ang akong presentation. Wala? Wala pa, ma'am. Okay. Wala pa, ma'am. Akong ipinayon ang camera kung wala na akong mapatay. Akong mata murag mapatay na. Okay. So, kana, makita ninyo ang presentation? Yes, ma'am. Okay, thank yes, you. Alright, so klima at panahon, yes, ito ay bahagi ng geografiya dahil ito ang nagdidikta kung ano ang kalagayan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay labis tayo or lagi tayo hinahagupit ng bagyo tuwing Disyembre hanggang Pebrero dahil sa mga panahon na iyon, yun ang tag-ulan. Kung maraming bagyo, ibig sabihin masisira ang ating mga pananim. Minsan, mga bahay ay nasisira dahil din sa hangin. So, yung nga na, apil na siya kay Moomaniti mailhan good sa atong nasod. Ang Pilipinas, medyo lapitin tayo ng mga pagbaha at bagyo dahil malapit tayo sa pinakamalaking karagatan sa mundo, ang Pacific Ocean. Pag open sea ganyan o sa kalugar class, daghan gagkay ng mga bagyo kay open man siya wala may makasagang ana may nalang gani ang karaga ang butuan kun ay bagyo murag muhinay na siya kay daghan na may mga bukid so kana pa lang class ang description pala ana daan apil na gina siya sa geography or sa geografiya. Okay, third, flora and fauna. Ma'am, unsay pasabutan ng flora, ma'am? Mga bulak, mananong niog ka ng San Francisco, ma'am, pare sa mo, ma'am. Pareha sa akong papa, ma'am. Nandagtanong-tanong may sa mong balay, ma'am. Okay, apil gaya po na siya, class. Flora means mga pananim, mga plants, mga vegetation. Nanas yung grade 7, di ba? Ang vegetation. Mga forest. Yun ay bahagi ng flora. Kung ano ang mga pananim na common sa ating bansa. Fauna, F-A-U-N-A. Fauna means mga hayop or animals na naninirahan sa ating kapaligiran. Class, kung asa ta dapita nga rehiyon sa mundo, napoy mga klase-klase nga animals nga mo mabuhi based sa atong klima. Dili sa Pilipinas, dili kay ta makita diri og kanang mga black widow nga spider kana siya daghan kay na siya sa Australia tungod kay lahi pod ilang klima dito so nga na nakakaapekto di ba kabante ka medyo kana interrelated ra ang kanang geography tungod kay kwan man siya related man siya kanang halos magkaka-connect ng kanilang istruktura. Flora and fauna, mga hayop at halaman na tumutubo sa isang lugar. Okay, next, distribution at interaksyon ng tao sa iba't pang organismo sa kapaligiran nito. Tayo bilang tao na namamahala
sa likas na yaman at flora at fauna ng ating mundo, tayo ay may direktang relasyon sa ating kapaligiran. So kung wala tayong mga tao, siguro ang mga plants nga nasa ato dira, grabe ka gubot, dagkay mga talahib, wala mo, wala tay kanabang dili sakto ang kuan. So dakugig kaayo nga insani, dakugig kaayo ang interaction, dako kaayo og relevance, importansya ang tao sa geografiya. Kaya kita may mag-record, kita tanan, kita magbuhat, kita tayo ang nangangalaga. Okay. Next, apil na gidiha ang anyong lupa at anyong tubig. Diba kabantay mo sa grade 7, mga anyong tubig, karagatan, dagat, ano pa, ilog, mga tangway, ano pa, mga kipot. Diba kabantay mo na sa grade, siguro grade 4 ninyo nga klase, sa kuanana siya. Anyong lupa, kabundukan, bulubundukin, burol, bulkan, ano pa mga anyong lupa? Mga kapatagan, lambak, talampas. Di ba kabante mo na inyo na e-drawing sa una, sa elementary pa mo? So lahat na iyan ay bahagi ng geografiya. Okay, kagets ra? Alright, so tayo naman ay tatalakay natin ang limang tema ng geografiya or five themes of geography. Okay, ang unang tema na tatalakay natin ay ang, teka lang, iyon yung classmate si Daniela Ganaban? Class? Dili. Oh, dili, di ay isa. Sa, kaning si Regina, no? Inyo maning akoan? Inyo yung classmate? Nag-message man ko niya, nawala daw siya sa Google Meet. Okay ra? Okay, so ang lokasyon, balik ka sa itong discussion, nagsasaad sa mga lugar sa mundo. May dalawang paraan upang malaman ang tamang kinalalagyan ng isang lugar sa mundo. Okay, first, or ang una, relatibong lokasyon. Ang basihan ay nasa paligid nito. Katulad halimbawa, ng mga anyong lupa, anyong tubig, at mga istruktura ang gawa ng tao. Okay, ma'am, saan may pasabutan ni ma'am? Okay, unsa may pinaka-timailhan nga naana ka sa Agusan? Unsa may kanang pinakasikat diri ang ilog diri sa Agusan or diri sa Butuan City? Excuse me. Agusan River, ma'am. Agusan River. Makakita ba kag Agusan River sa Davao? Dili. Actually, class, ang Agusan River, tama na siya sa Davao. Pero, di ka makita ang Agusan River dito sa Egypt. Di ka makita ang Agusan River sa Manila. Naragun na siya sa Butuan or padulong sa Davao. Kaya ang Agusan River, mga good class, it runs from, I think, from Davao to Butuan. Kaya ang iyang outlet, pagawas naman sa dagat. So, yun nga na. Kanang Agusan River, mas sikat na siya diri sa Butuan, mas ilado siya diri sa Butuan. At yan ang pagkakakilanlan ng ating syudad or ng ating rehiyon. Okay, unsa pa man, isokturang gawa ng tao, saan makikita ang Eiffel Tower? Eiffel Tower? Paris. Paris. Makita di kag Eiffel Tower sa Kabadbaran? Dili. So yan, mas kilala ang Paris, France sa Eiffel Tower na pinakasikat na estruktura ng gawa ng tao sa buong mundo. Pero class, ma'am, katunyad to lagi mig Macau, ma'am, kay naalagi Eiffel Tower dito. Ah. Kanan sa Macau, class, replika na na siya, sinundog na na siya. Pero hindi makakita Eiffel Tower sa Carmen or sa Buenavista or sa diri sa Butuan. Eh, lisod po. Imong kopyakon, di ba? Grabe ka lisod. Okay. Ang sabi man, saan makikita ang Banawe Rice Terraces? Asa man ni siya sikat? Unsang Banawe! Okay. Sa Banawe or sa Ifugao? Okay, very good. Banawe or sa Ifugao. Makita ba kang Banawe Rice Terraces sa Mayapay? Makita ba kang
Banawe restaurant sa Mayapay? Wala. Kailangan siya sa Ilagaw. So, muna ipasabot sa relatibong lokasyon kung ano ang pagkakakilala ng isang lugar base ito sa unique na mga estruktura or anyong tubig or anyong lupa. Okay, makita baka mabwa sa Masaw or dere sa Butuan. Nabay mabwa Pebble Beach dere sa Butuan? Wala. Okay. Asa makita ang mabwa? Surigao, ma'am. Surigao City. Very good. Dili ka makita ang mabwa. Matingala lang ka. Unsa naman yung kalibutan yan? Ano na mga mabwa dere sa Butuan? Dala ka matingala. Unsa naman end of the world na ba ni? So, inga na. Muna ipasabot sa relative na location. Okay. Next, lokasyong absolute. Ito ang ginagamit ng mga piloto at ng mga mandaragat or mga seafarers, mga seaman. Kay ang ilang gamiton nga geographic location is very accurate, absolute, accurate. Dili makapwede nga ay ang Butuan na asa north latitude 100 degrees. Kay kani siya nga mga numbers class, mauni siya ang ilang assignment. Yun. Kaya dili na mo pwede bag-uhon. Kay the moment nga imong bag-uhon, dili na ka makaana nga lugar. Okay. Kung naamoy mga kailang mga pilots, mauni lang gamiton para makalupad from one country to another. Kung makabantay mo. Ang Philippines class, ang Philippines, ang geographic location nato, ang coordinates nato is 11.11266 degrees north and 122.509476 degrees east. Ma'am, unsaon man din siya pag-measure? Ma'am, kabantay mo anang, kabalo mabuon sa nang longitude o latitude? Unsaon man ang longitude? Patayo na imahinasyong guhit mula sa hilaga hanggang timog. Unsa man ang latitude? Pa-Virginia mula sa kanluran patungong silangan. Uy, isa, mag-review pa day taana. Nalimot ni Kuana, basta bang section. Mag-review sa taana kay naiuban, malibog sila kung unsay north, east, west, south. Unsa man na be? North. Unsa man sa Tagalog? North? Hilaga. Hilaga. South? Timog. Timog. East? Silangan. Okay. West? Kanluran. Okay. Northeast? 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 Unsa man sa Filipino? Hilaga? Timog. Northeast. Hilaga, silangan. Okay. One. Northwest. Northwest. Okay. Southeast. Unsa man na siya sa Filipino? Timog silangan. Southwest. Timog kanluran. East-west. Unsa man ang east-west? Silangan kanluran. Oy, wala, oy. Naigun na pwede mag-abot. Ang east-west, Bangkor, ana. Diya sa, lapit sa Kuhain, at lapit sa Buwis. Or sa DBP. Diyo, joke na ako. Pastilan niya akong joke. Huwag mo katawa. Pasensya, nagit kayo. Okay. Sige. Next. Lugar. Nagsasa dito ng mga Katangiang na ayon sa isang pook. Katangian ng kinalalagyan tulad ng klima, anyong lupa, anyong tubig at likas na yaman. Katangian ng mga taong nananahanan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Okay, ma'am, kasi pasabot ani ma'am. Butang ta i-describe na to ang Butuan. Ang Butuan ay makikita sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao. Kadalasan ng mga taong nanirahan sa Butuan ay binubuo na mga Cebuano, mga Manobo, pangkat etniko, mga Manobo, mga Higaunon, mga Mamanwa.
Okay. Ang Katangian ng Butuan ay kapatagan dahil pinapaligiran ito ng mga bundok. Okay, muna siya pasabot sa lugar. Okay, Katangian na kinalalagyan tulad ng klima. Ang Butuan ay nung unang panahon, hindi masyadong malayo, nung unang panahon ay lagi tayo nakakaranas ng pagbaha. So muna siya ang description sa lugar. Okay, ang karamihan sa karamihan ng mga tao na naninirahan sa Butuan City ay nagsasalita ng Cebuano. Pero nung unang panahon, ang mga tao kilala sa pagsasalita ng lingwaheng Butuano. Pero murag gamay na lang kayo masturya Butuano ng rule. Okay. Okay. Ano sa paman? Okay. Sa lain na punta ng lugar, ang China. Ang China ay kilala sa pinakamalaking bansa sa Silangang Asya. Okay, ang China ay may populasyon na hindi lalagpas sa halos 2 bilyong katao. So, yun nga na, muna ang pag-describe sa lugar. Okay, so yun nga na siya klasa kay mag-activity ta later on. Okay, rehiyon. Rehiyon means region. Lahi po ng relihiyon ha. Please be careful with the spelling. Rehiyon is a region. Relihiyon is religion. Okay. Nagsasa dito sa bahagi ng daigdig na pinag-isa na magkakapareho na Katangiang pisikal at kultural. Okay. Ma'am, masay pasabot ani ma'am. Actually, related na siya sa lugar. Pero, ang gidescribe niya is ang mga neighboring na lugar. Okay. For example, ang Butuan ay matatagpuan sa rehiyon ng Caraga, kung saan matatagpuan din ang probinsya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Muna'y pasabot sa rehiyon. Kung unsa iya mga karatig na mga lugar. Or iya mga silingan ba? At para sa inyo, good. Sa Libertad, daga may mga silingan. Muna inyong rehiyon. Division ng isang lugar. Okay? Okay, sa Caraga, yan ay isang rehiyon. Karamihan sa mga tao ay nagsasalita ng dialektong Cebuano, Butuanon, Surigaonon, Camayo. Okay, muna na ang naa sa Caraga region. Okay? Uy, kisa may kabalungusturya o Surigao nun dire. Akong parents, akong papa actually, akong papa taga Dapa, taga Siargao. Pero napa may family sa Surigao. Akong mama taga Dumaguete, taga Negros Oriental. Pero dire rin sila nag-meet sa Butuan, kaya dire rin sila nagkatrabaho. So, yun nga na. Okay. Next! Asan ay oras? Curious, grabe kay kukakuan. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay nagsasaad sa kaugnayan ng tao sa pisikal at katangian na may angkin ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran ay siyang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din ang pakikibagay ng tao sa mga pagbabagong nangyayari sa kanyang ginagalawan. Okay, ma'am, unsay pasabot ani kung papaano natin tinitingnan at ginagamit ang mga bagay na nakapaligid sa atin. Ma'am, sa may example ani, ma'am. Okay, class, kinsa may nakaadtog masaw sa inyo? Masaw, diha sa unahan na dili. Murag, duha na katuig gid ako katug dagat, duha na katuig ako kagawas sa Butuan. Okay. Nang lagong masaw niya. Masaw. May pamukin. Okay. Unsa may makita ninyo sa masaw, kanang kasagari sa mga tao dito, unsa man ang ilang hanap buhay. Dabe? Isda. Tanging isda. Isda. Anong pamunay hanap buhay? Isda din ang mga tao. Okay, ang pamunay hanap buhay ng mga taga-Masaw ay pangingisda. Kay mo may pinakaduol nila nga likas na yaman, ang anyong tubig. Ang pinakadaghan na likas na yaman doon ay mga
isda or mga yamang dagat. Okay, unsa pa man? Kinsa ni nakaadtog San Vicente, Libertad, unsa pa man? Sumilihon. Kanang daghan dito kahumayan diri sa Butuan. Kinsa may nakahumayan sa inyo? Okay. So, kana sa inyo dai dong unsa may kasagari trabaho sa mga tao? Magtanom. Magtanom or mga magsasaka. We class ako no kanang I'm very proud good of farmers kay without them wala gyud ang Pilipinas. Ang Pilipinas is actually ang pinaka-economic main economic good nya kun is ang pagsasaka kay kanang ang Philippines mongol is rich in kanang minerals, rich po ta in kanang mga anyong lupa. So ang pagsasaka isang pinaka-importanting trabaho kasi manang ayaw gyud ninyo ikaulaw nga inyong mga ginikanan kanang mga magsasaka ayaw gina ikaulaw dapat proud gyud mo kay kung wala watikan on nga bugas dako kayo ang ilang tabang sa atong ekonomiya. So muna nasad ko ba nga I hope kana na ay suporta ang gobyerno sa mga magsasaka kay kanang importante gyud sila sa atong ekonomiya gyud muna ayaw gyud ninyo ikaulaw nga inyong ginikanan kanang kuan kanang sa tanan mga mag-aararo or kanang mga nagtrabaho sa bukid, ayaw gina ninyo ikaulaw. Okay? So, muna siya example sa interaction ng tao at kapaligiran. Kung ano ang trabaho or ano ang nakapalibot sa isang lugar, mauna ilang source of food, source of work, anything. Okay. Next. Paggalaw. Nagsasad ito ng pag-alis ng tao mula sa kinalakihang lugar papunta sa ibang lugar. Kasama din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. So ang paggalaw, dili na siya involved sa tao lamang. Apil na dihana ang klima. Kay of course, ang klima baya mo kuan baya na mo lihok baya na di baya na siya magstay for the longest time. Kung dili man gani ang kanang panahon, naagi na siya certain period of time, pero dili gud na siya kanunay, di na siya forever. Okay? Alright, so, linear. Gaano kalayo ang isang lugar? So, pasabot ay ni, tinutukoy ito ang distansya na isang lugar patungo sa ibang lugar. Okay. Gaano ba kalayo ang Butuan papuntang Surigao? That's around butang ta mga 98 kilometers. So it will take you 2 hours to travel from Butuan to Surigao. Sa paman, Butuan to Davao, 8 hours kung mag-bus ka, pero kung magsakyanan ka, mga 5 hours lang. It will take you ang Butuan Davao is around 180 kilometers. Depende po na siya sa kanang lugar nga inyong agian. Pero kung straight line lang, mga around 180 kilometers. Tinitingnan ang distansya ng isang lugar patungo sa ibang lugar. Okay. Time. Gaano katagal ang paglalakbay? So, butang tamo tong gingon. Ang Surigao, Butuan to Surigao is 2 hours. Kung muadto ka Korea para makikita ka ni Jimin, dapat kabalo ka kung kanusa or what time muabot ang eroplano. Kung makikita ka ni Jimin kay concert sa BTS, kuan, mga 3 hours man ata ng Korea from Philippines. Nga na. South Korea, dili North Korea. Kaya North Korea, very seclusive na sila. Okay. Kumuato kag Amerika from, depende po kung asa sa US, kumuato kag LA or California na state, it will take you 16 hours to travel. Kumuato ka Australia from Philippines, it will take you 8 hours to travel by plane. By plane lang na. Kung magbarko ka, maabtan ka pila ka bulan. Uy, pero bito na, iban magbarko, mga weeks lang po. Okay. Next, psychological, kung paano tinatanaw ang layo ng lugar. Okay, mo anak ka, Marie, ka ng, anak kay friend, ka ng day, ka ng bumisita ko sa inyo after COVID. Asa day karun day? Kuan, nako Surigao, para ma-example ako ni Surigao. Mag-usa lang ka, day, mag-blackout ra. Ay, layo man kay na, day. Uy, no.
okay naman na sa ako maglakaw from Surigao to Butuan kay anad naman ko. Mura siya pa psychological. Ang layo para sa uban, para ni mo duol siguro. Kay depende man po na siya sa imo experience po kung sa imo na sinati ang mga lugar. Para sa ako, pag-travel o kumatravel ko o kuan San Vicente from Libertad, layo din na kaayo para na ako. Kay wak mo ko'y nailan sa San Vicente, wak mo ko'y mga kaila dito ah. Pero kung mo ko o Surigao from Butuan, doon ako kay dagka mo ko'y kaila dito niya, permanente makong makatravel dito ah. So, yung nga ang pasabot sa psychological na paggalaw. Relatibo ang pananaw na isang tao papunta sa ibang lugar. Relative, lahi-lahi. Pagpasabot, Ana. Okay? Unsa na yung oras? Kabasig, huy, kadali ba sa oras? Okay. Technologies, ma'am. Nogi, huy, napakula yung klase. Okay, isaktura lang daigdig. Ang daigdig ay isa sa walong planeta din. Natamang ko na na. Basta, usahang ko ang Earth. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Pluto used to be an dwarf planet, then gibalik na po into planet. So, naata sa solar system. Ang atong daigdig, dakugig kaayo o kanang sorry, dakugig kaayo nga parte ang sun sa atong rotation, pati na sa klima. Tungod sa sun, naatay different nga climate. Naapotay kainit, naapotay tag-araw. Kanang rotation po, diya po timailan kung unsa na ang klima sa iba't ibang dako ng mundo. Kung dili ta mo rotate, ma-frozen ta. Mogi na siya, pero di na siya mahimo class kahit kusog kaayo ang gravitational force sa sun. Okay. So, I think naanis sa inyong science sa una, pero class, kanikaroon kay Murag, kung mato ka sa laing resources, lahi gano siya, pero kani siya, based na siya sa atong module. Okay, so ang ating daigdig ay may tatlong pangunahin parte. Sa sulod good sa Earth ha. Pero di mataka-travel sa ilalom sa Earth ni Sudpool. Kay init ba kayo na siya. So, kung muadto ka sa lain nga libro, na uban nga mag-inner core o outer core. So, ang core mo na siya ang kanang responsible sa magnetic field sa atong Earth. Kung wala ng core, wa na, manglutaw ta. Lisod kayo kung manglutaw ta. Di ta mabuhi. Kaya nga no, kung walay gravity, ang atong blood, mangsaka. Mapatay, gitana. Okay. So, may tatlong pangunahing bahagi ang daigdig. Ang crust, muna siya itong gitindugan. Ang matigas at matabong na part na parte ng daigdig ng kapal ay umaabot sa 30 hanggang 65 kilometro kwadrado pailalim mula sa kontinente. Sa laktod ng pagkaistorya, ang crust mo na itong gilakwan, itong gitamnan, itong gibalayan, itong gilanguyan. Okay? Next, mantle. Isang patong ng mga batong nakapainit kaya malambot at natutunaw ang bahagi nito. Ang mantle, diha actually mugawas ang laa. Ang mantle diha ang mga kanang kanabito init gyud kay nga bato nga mugawas sa mga bulkan. Class importante gyud nga naay bulkan kay kung walay bulkan buto ang atong kalibutan. Kay ang bulkan magud mura man siya og outlet sa kainit nga mo kuan sa core nga ilang giprocess. Importante na siya mugawas mo na ang bulkan taal. Actually nahimo siyang kanang disaster kay daghang may tao na muyo gud dito ah. Pero importante gud class nga mubutog yun ang mga bulkan kay gawsanan man na siya sa kainit. So kana. Core, as what I have said a while ago, ang core ang pinakailalim na parte ng daigdig. Na siya sa center. Siya po ang responsible sa gravity. Kaya kung wala gravity, as what I have said, manglutaw ta. Dili ta mo sunod sa gravity po or rotation sa sun. So, kaninga mga parte ng daigdig, very important yun siya nga nung kita nabuhi. Okay. So, ang Earth ay may iba't ibang imaginary lines na atay. Ang sa ganitong kuan, katong
linya nakatayo? Oy, isa. Longitude. Very good. Longitude. Pangalan, oy, sorry. Longitude, latitude. Hala, uy, 957 naman. Sige, Mona to actually ang last. And I will give you the notes later on. Okay? Sige. So, thank you very much. I hope na naamoy na